Oke, okay. Gagawin. Okay. So, kada problem, kailangan nating i-figure out tayo na mag-analyze doon kung ano yung mga condition na kailangan nating i-apply. So, pwedeng summation of moment, summation of torque, equal angle, mga ganun. So, tayo mag-figure out doon. So, hindi sinasabi sa problem kung ano yung gagawin. So, basta ito yung given, ito yung kukunin, ganyan. So, tayo mag-figure out doon. Okay? So, una, meron tayong resisting na internal force. So, itong si torque, in-applied siya counterclockwise, clockwise, basta mayroon. So, pero dito, ang nandito is clockwise. Naman, no? Clockwise. Depende sa araw. Kasi pag doon yung clockwise, counter, pag doon yung araw, counter yon. So, magkakaroon tayo ng internal. By the way, yung record na to, maingay yan. Hindi kagaya siya nung nilalagay ko sa YouTube. Kasi ang ginagawa ko sa YouTube, nire-record ko siya nang walang sound. Tapos yung sound ko nasa cellphone. Tapos audio lang yun. Tsaka ako pinag-combine. So, ito. Ito yun eh. Yung Wondershare. Yan. Tapos yung mga intro, outro. Yan. Diyan ko in-edit. Pero ito, pag nire-record ko to, ano yan? Maingay yung, alam niyo yung parang tunog ng, ng laptop. Yun, maririnig. Okay. So, meron tayong, okay. Para hindi tayo malito, kulayan natin kung ano yung magkakapares. Si bronze, may 75, may 60 na limit, may 35 na ano ng materials, tapos si B na 1.5, and then si ibang kulay naman si steel, may 50, may 80, at saka G. So yan yung mga kakapares. Para pag binalikan natin mamaya, hindi tayo malito dun sa pag substitute ng mga value. So, T sub BC. Ano yung BC? Kakaano lang natin. Bronze. Steel. Tapos, T sub bronze. So, meron tayong equation na total torque is equal to T sub S plus T sub B. So, equation 1. So, di ba hindi niya sinabi? So, tayong mag-figure out nito. And then, yung pangalawa is yung dito kasi rigidly attached. Pero hindi nyo naman sinabi. Matik na yan. So, theta angle ng bronze is equal to angle of steel. Okay? So, yung formula ng angle is equal to TL over JG. TL over G, steel saka bronze. So si T sub S, ayan, ang B. T sub B is equal to yung L natin kay bronze is bronze 2 meter, hindi bronze. Ayan ko nga. BC steel. Yan, tapos yung isa AB bronze. So, bronze 1.5.
segment BC. Nalilito ako. Paano ba to? AB. Paano tayo? AB steel. Tapos A, ito si steel. So ito si bronze. Steel segment BC. So ito si B. And then yung yellow 2. Yan, okay, yan. Nalito ako dun ah. So kay bronze 2 meter. Okay, 2 meter divided by J. Ang formula natin ng J is equal to pi over 32 D to the 4th or D cube. D to the 4th. So pi over 32 D to the 4th is equal to G. May G pa pala, which is anong G ni bronze? Kulay yellow. It's 35 gigapascal. Tapos T sub steel length na 1.5 meter divided by pi over 32 D sub steel, D sub bronze raised to 4, and then 83. Okay. Kaya hindi ko na kinoconvert pa, kasi halimbawa to 83,000 megapascal sa kabila, 35,000 megapascal. So, cancel din yung 1,000. Ganun din to. Kasi diba, ang formula natin is Newton per mm. So, ganun din to. 2 meter. So, i-multiply ko ng 1,000 para maging mm. Ganun din to. So, cancel din yung 1,000. Diba? Kaya hindi ko na siya kinoconvert ang kung ano man yung unit. Tapos, meron ba tayong, meron tayong mga D. Okay. Okay, mamaya yan. So, cancel mo muna natin yung pi over 32. Meron pala tayong D na given. Okay, so, saan na yung point ko? Yung bronze ay 75 to the 4th, tapos yung steel ay may 50 raised to 4. Okay, meron tayong equation 2, which is T sub B is equal to 1.6011 T sub S. So, lahat ng term, ilagay natin doon, tapos over 2. 1.5 times 75 raised to 4 times 35 divided by 2 times 50 raised to 4 raised to 4 times 83. Ayan. 1.601 TS. Okay. So, equation 2E. So, kunin din natin yung in terms of TS. So, TS equal to 0.6246 TB. Equation 2B. Bakit ko pa kinuha tong TB in terms of TS? Equation 2 na nga. Equation 2A. Meron, same lang naman dito. Diba? Parang binaliktad ko lang. So, yan. Kaya ko ginanyan kasi magagamit yan mamaya. Okay? Kaya may A at saka B. Pero pwede naman isang ano lang. Isang equation lang.
So next, so equation 1, equation 2. So unknown, meron tayong T na unknown, TS na unknown. Ibig sabihin, mayroon pa tayong isang equation. Kasi 3 equation, 3 unknown, di ba? So yung isa is in terms of stress. Kasi tapos na tayo sa angle, malamang sa stress na yun. Kasi doon lang tayo naglalaro na mga formula. So stress is equal to 16T over ano? Pi D Q. So pagka in terms of radius, iyanan nyo lang to. Parang 16T divided by pi radius, diba 2R cube. So, simplify nyo na lang yan, 2 cube, tapos ito, simplify nyo ganyan. So, in terms of radius naman yun. Okay, by the way, kung radius yung formula. So, umpisan natin sa bronze, may limit tayo na 60 newton mm squared, megapascal, 16T, anong unit ng T? So, dahil sa Newton mm tayo, ang unit ang magiging unit ng T is Newton mm divided by pi. Diameter ng bronze is 75 raised to cube. So, simplify natin yan. So, 60 times pi times 75 cube divided by 16. May makukuha tayo 4,970,097 Newton mm. Convert natin sa kilonewton meter, so divided by 1 million, kasi yung kilonewton 1,000 times mm to meter 1,000, kaya 4.97 kilonewton meter. So ayan yung bronze. Ito yung torque na pwedeng buhatin or pwedeng i-resist ni bronze. Yan yung maximum, yan na yung pinakamataas. Okay? Si steel naman tayo, so ganun din, same process. So formula ng stress equal to 16T divided by pi D cube. May limit si steel na 80 newton mm squared, 16T, so ganun din yung unit, divided by pi, diameter na 50 cube. Magkakaroon tayo ng T dito na newton mm, which is 1,963,495 newton mm. So pag kinonvert natin sa kilonewton, divided by 1 million lang tayo, kilonewton meter. Okay? So ito naman yung pinakamalaking pwedeng ma-resist ni steel. So sa formula na to, sa T is equal to TS plus TB, equation 1, pag-aadin lang ba natin to, si TB at saka si TS ng mga maximum? Sa tingin nyo, yan na ba yung answer? Hindi pa. Tama. Hindi pa kasi ito yung sagad ng bawat isa. Okay? Kasi pwedeng sagarin mo to, pero ito mag-fail. So, makikita natin mamaya. So, di ba nakaproduce na tayo ng 2 equation, di ba? Pero 3 unknown. Magpro-produce pa ba tayo na isa? Hindi na, di ba? Available na kasi yung ano, yung T sub S saka T sub B. So, wala na yung pangatlo. Parang ito na yung pangatlo. Okay. From equation 2A, ito. 2A. So, from equation 2A, ano ba natin?
TD is equal to 1.6011 T sub S. Substitute natin yung T sub S dito, yung maximum. So, 1.6033 T sub S na 1.963. So, T sub B is equal to, pag-multiply mo yan, 3.3 yun, 1.1. So, 3.142 kilonewton meter. And then, from 2B, so meron tayong TS, is equal to 0.6246 times ilan yung TB kanina, 4.97. So ito yung mga 4.97 kilonewton meter. Kakaroon tayo ng T sub steel na 3.104 kilonewton meter. So ayan na ba yun? Pag pinag-plus mo yung T sub B tapos T sub steel, yun na yung torque. Okay, kaya natin. So T sub steel, pansinin nyo ito si T sub B, ilan yung value niya? 3.142 yung value ni T sub B. So ang limit na T sub B ni bronze is 4.97. Pasok, diba? Tingnan natin T sub S. T sub S, 3.104 kilonewton meter. Ano yung limit niya? Pinakamataas? 1.963. Nilagpasan niya, diba? So, hindi pwede. Fail si steel. So, mangyayari, yung T na total is equal to yung sagad na capacity ni T sub S, which is 1.963, so hindi ito, plus yung 3.142. So meron tayong 5.105 kilonewton meter. Okay? Kasi pagka ito yung ginamit mo, lalagpasan niya yung capacity ni steel. Diba? Lalagpas yan dito sa 80 newton meter. So, ayan. Okay. So, next, yun dito. Determine the ratio of length B over A so that each material will be stressed to its permissible limit. What torque is required? So, ano daw yung ratio ng B all over A para maisagad yung mga capacity ng bawat material. So, sulat natin. Yung max na capacity ni bronze equal to 4.97. Kay steel naman is equal to 1.963. Yan yung mga limit. Yan yung mga capacity din. Sabi niya, ano daw yung ratio ng mga length para itong mga to magamit mo ng sagad. Kasi dun sa first kanina, itong si steel nagamit mo ng sagad, pero si bronze hindi. Kasi nga, pag parehas mo silang gagamitin, magfe-fail si steel. Okay? So dito, ano yung length na ratio para ito yung max. So, by the formula na bronze, steel, yun pa rin tayo. Check natin. TL over JG ng bawat material. So, meron na tayong T kay bronze na 4.97. Tapos yung length, ano yung designation ni bronze? A or B? Bronze. A. So, yung length natin is A. And then J, pi over 32. So, may pi over 32 rin sa kabila. So, huwag na natin ilagay. Sige, ilagay na lang natin. Wala din nakakalito. Tapos, makakancel din yan. Times 75 raised to 4 times 35 gigapascal. So, the same din nandito. Lahat ng numerator ng kanina
Yan. Kukopyahin lang natin yan maliban sa length at saka sa to. So, dito ang magagamit is 1.963 times L, which is B, divided by pi over 32 times 50 to the 4th times 83. So, diba? Ang variable natin, cancel pi over 32, B over A yung hinahanap. Find the ratio of B over A. So, yung A, lagay natin sa denominator, tapos yun. So, dito na lang para hindi makalito. B over A, ganyan. 4.97 times 50 to the 4th, 83 divided by 1.963, 75 to the 4th, 35. So, B over A, pagka kinampit mo yan, lalabas is 1.187. So, ito na yung sagot sa ratio. Anong ibig sabihin yan? Try natin. Kapag ang B mo is, saan ba yung B kanina? Is 1.5, ang corresponding A is equal to 1.5 divided by 1.87, meron tayong 1.26. Tama ba? Pag B ko okay, 1.26. Tapos kapag ang A ko naman is equal to 2 meter, which is ito, yung dilaw, 2 meter, 2.0, ang magiging B ko is 2 times 1.187. So, 2.37. Ayan. Para magamit ko ng sagaran yung mga capacity, dapat ito yung mga, ito yung ratio. Which is, kung ang A ko is 2 meter, dapat yung B ko dapat mas mahaba na 2.35. Ayan. Pagka A ko 2 meter, dapat mas mahaba to. Tignan nyo, mas maliit. Kaya, nag-fail si Steele kanina dito sa condition 1 or 319 problem. Kapag ka naman mas ito, si B ko is 1.5, which is yung bronze, dapat mas maiksi to. Si A, para maisagan yung capacity. So, ganun yung ibig sabihin niyan. Yung gusto niya iparating sa ratio na B over A. Okay? Next. May tanong? May tanong tayo? Okay lang? Wala na? 30 minutes na yun. So, 30. Oh, kaya inabot ng 1.5 hours yun sa kabila. So, take 15 minutes. Compress natin. Kasi ito eh. Huwag na lang yung number 2. Trail na lang natin kung maabot. So, lagpasan natin yung number 2, number 3. Okay, mas mahalaga ito eh. Kasi itong number 2, binaliktad lang. Nagkaroon lang siya ng T. So, mamaya yan. Kasi ito almost same approach pero binaliktad lang, pero ito iba eh. So ito muna problem number 3 kasi baka mawalan ng oras. Okay, problem number 3. A steel propeller shaft is to transmit 4.5 megawatts
or million watts at 3 hertz without exceeding a shearing stress of 50 megapascal or twisting more than 1 degree in a length of 26 diameter. So meron siyang dalawang condition, shearing stress saka angle of rotation. Compute the proper diameter if G is equal to 83 gigapascal. Diameter yung inano. Okay? So, ano tong hertz? Ano tong megawatts? Teka, yun, di ko ata alam yan. Hertz saka megawatts. So, formula ng power in terms of, in relation to torque. So, power, P. So, P, power, is equal to 2 pi T times frequency. So, bago tayo mag-substitute, isa-isahin muna natin kung ano yung mga yan. Torque, so T. Anong unit ng torque? Newton, mm, kung sa metric or depende, kilonewton meter. Tapos pagdating sa English, pound inch, pound feet, nasa ganyan. Force meter in torque. Okay. Tapos yung frequency, so 2 hertz, 3 hertz. 3 hertz. So, ang ibig sabihin ng hertz equal to 3 revolution per second. At isang tatlong ikot kada segundo. So, kung 1 hertz equal to 1 revolution per second. So, isang ikot sa kada isang segundo. Okay? So, meron pa tayong kailangan tandaan. Pagka kinonvert natin yung hertz sa per minute, 60 seconds is equal to 1 minute. So, 60 is equal to 60 revolution per minute. Or ito yung 60 RPM. Revolution per minute. Radian per minute, sa ganun. Okay? So 1 hertz is equal to 60 RPM. Next. Pag hindi nyo alam to, meron naman internet, search nyo hertz. Pag hindi nyo ma-search, it's hertz. So, P, power, so watts. Watts, diba? Power. Watts, James Watts, nag-invento. Joule per second, or work per second, or Newton meter per second, or pound inch per second, or torque per second, yun yung power. Okay, or watt. 1 watt. So, alam na natin yung mga conversion. So, meron pa isa. Kasi sa libro, yun natin sa libro. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Ito, number 306. Ayan, may mga horsepower. HP. Parang ito, yung problem 306. So, makikita mo may mga horsepower dyan. So, kailangan tong conversion na to para masolve nyo yun. 1 horsepower HP is equal to 746 watts. Or kung gusto nyo ng exact, 745 point something something, ganyan. So, mayroong exact yan. Pwede nyo search sa internet. So, ibig sabihin, di ba, watts? So, pag in terms of torque, so, 746 newton meter per second.
So, yun yung isang horsepower. Okay? Pagdating sa SI unit, 660 pounds inch per second. So, yan naman yung horsepower sa English. Kung nataon na English yung mga inch, ganyan, feet. So, yan naman yung gagawin ko yung conversion. Okay? Sa board exam, di ko alam kung ibibigay nila yan as given. Kung sakali mang ito yung lumabas. So, kailangan nyo din i-memorize, siguro. Sa bala na ka dyan. So, kung binigay sa board exam yung ano, yan na conversion, swerte, yan na kailangan. Pero pagka hindi binigay, tapos yan yung ano, so, wala na. Okay? So, ngayon, eh, online naman. So, easy lang. Titignan niya lang yung notes. Okay? Pero yung advice ko sa inyo, habang tinitignan niyo yung notes, memorize niyo na din. Then, 2π. So, substitute na natin dito. 2π. Torque. So, wala tayong torque. And then, frequency na 3 Hz. 3 revolution per second. So, magiging unit Newton meter. Tapos, itong frequency per second. Kaya, sakto. Power. Ha? Pero ito, 4.5 megawatts. So, million. So, ito power lang to. So, multiply natin ng 1 million. Magkakaroon tayo ng limit. Steel propeller limit ba to? Steel propeller shaft is to transmit without exceeding. Ito lang pala yung nata-transmit. So, hindi siya limit ha. So, torque is equal to 238,700 32.4 Newton meter. Okay? So, meron na tayong torque. May dalawa tayong condition. Si 50 megapascal and 1 degree. Unahin natin si stress. Stress equal to 16 T over pi D. Cube. So 50 Newton per mm squared is equal to 6 times torque. Wait lang. Newton meter. Oh. Kasi yung torque natin Newton meter. So 238,732 Newton meter, di ba? Newton meter. So kailangan natin i-multiply ng 1,000. Para itong meter maging mm. Divided by pi tapos d cube, which is may diameter ba tayo? Wala. Ay, ito pala yung hinahanap ko nga. So, yan yung hinahanap. So, diameter is equal to 289.71 mm. Ayan yung diameter sa limit na 50 megapascal. So, next, yung 1 degree tayo. So, phi, sulat nyo to ha, para maayos. TL over GG. So, 1 degree, the torque is 238,732 Newton mm. Ayan. Pero ay mm meter. So kailangan ulit natin i-multiply ng 1,000, diba? Para maging Newton mm. Tapos yung length, meron ba tayong L? So, length of 26 diameter. So yung length natin is equal to 26 D. Magin natin 26 D times, hindi wala na kasi
length na lang yun. Divided by formula ng J, pi over 32 D to the 4. Hindi. Hindi D yan. Kasi D yung inanong natin doon. So, D rin na maliit. Times G na 83,000 mega pascal or newton per mm squared. Mas maganda 3,000 newton per mm squared. Pero itong term na to in radian. So, kailangan natin i-multiply ng pi over 180 degree. So, cancel yung degree. So, ganun na lang para hindi kayo malito at mapagbaliktad yung pi over 180. So, cancel yung D na isa. Kasi may D sa taas. So, maging cube na lang. D cube is equal to, yan, transfer natin. Torque, so mahaba, times 1,000 times 26, so cancel na yung D, divided by pi over 32 times pi over 180 times 83,000. So may kulang pa ba? Times 1, so 1 degree, so 1 din yan. So saka mo ito E cube root, so may makukuha kang D na yung 352.08 mm. So sabi niya cancel na pala yung degree. Okay, so wala na, 1 na lang. So 352.08 mm diameter. So may dalawa tayong diameter. So ano daw yung proper diameter? Tingin nyo, ano yung pipiliin nyo? Yung mas malaki na value na diameter or yung mas maliit? Tama, mas malaki. So, pipiliin yung mas malaki. So, use D is equal to 352.08 mm. Okay? Kapag ka-force, so, halimbawa, ibang ano kaya, halimbawa, torque mo is 1,000. Tapos yung torque mo na isa 1.5. So ano yung pipili mo dyan pag torque, pag force? Pagka may comparison between force, yung bigger ba yung use or yung smaller pagka force naman? So kapag ka force, ano, mas maliit. Use smaller pagka force. Okay? Pagka nalilito yan sa ganyan, itry nyo i-substitute. So, halimbawa, itong si 352, siyempre dito na siya naka ano, diba? Naka anong tawag doon? Nakagamit ito. Substitute nyo sa kabila, siyempre sa kabila. So, 16 times 283 torque times 1,000 divided by pi. Substitute nyo tong 352.08 cube. Yan. Pagka sinubstitute nyo yan, mas maliit sa 50 ang makukuha nyo. Kasi mas malaki yung dinidivide nyo. Inversely proportional. Habang lumalaki yung dinidivide, mas lumilit yung result. Next, dito sa D na mas maliit, pag sinubstitute nyo dito sa kabila, okay? So, substitute nyo TL26 divided by, okay, mas maliit. Ganun din, inversely proportional. Pag mas maliit yung dinidivide, yung result mas lumalaki. So, ibig sabihin, mas maliit yung sinubstitute mo dito kaysa sa 352, lalagpasan nyo na yung 1 degree. So, lagpas sa limit. So, hindi pwede itong mas maliit. So, ganun. Kung nalilito dito, ah. Pero para mas maganda yung buhay, pagka mga size, piliin nyo mas, yung mas malaki. And then, pag mga forces, yung piliin nyo is yung mas maliit. Okay? So, yan. So, may tanong? Doon pa tayo.
Ilan pa? 12 minutes. So, bilisan ko na to, ha? 12 minutes. Problem 2. A compound shaft shown in figure 3-4 is attached to a rigid support for the bronze segment AB. The maximum shearing stress limited to 8,000 PSI. Sa kabila, 12,000 KSI. Then, determine the diameter of each segment. So, diameter yung kinukuha. Each material will be simultaneously stressed to its permissible limit. So, kailangan magamit yung sagad na capacity. So, ano yung mga diameter na? Kanina, length. So, problem number 1, dito naman, diameter. Tapos, may torque tayo na 12,000 cubic feet is applied. So, material, 6 times 10. Ito raised to 6, hindi siya 6. And then, G is equal to 12. Tapos, times 10, raised to 6 din. Okay? So, dalawa yung possibility lang natin. Yung angle, saka yung resisting torque. Resisting torque is equal to T applied, T sub bronze plus T sub steel. Yung T applied natin mayroon 12,012 cubic feet. So multiply natin ng 1,000 tapos feet to inch 12. Karon tayo ng torque na 144,000. So naka-English pound inch para maging pound inch. Okay? Next, either stress limit or angular limit. So, ang meron tayo dito is stress limit. So, stress ni bronze is 8,000 PSI. So, formula ng stress equal to 16 TS over pi DS. So, wala tayong DS saka TS. Okay, so i-ano natin yan, simplify. So 8,000 divided by 16 divided by 16 500 pi, hindi ko kasi may multiply yung pi. Okay, 500 pi. Na. Bronze pala to. Hindi yan steel. Okay. Meron tayong yan, sinubit natin doon. Tapos dinivide natin sa 16. So, T sub bronze equal to DB. Okay. So, limit stress ni steel 12,000 kasi 12 KSI is equal to 16 T sub S divided by pi D sub S. Nakaroon tayo ng T sub S pag sinimplify natin, 12,000 divided by 16 750 pi D sub S. Kaya pi para exact. No? Pwede mo rin i-multiply. So, mas maganda yan. Pero pwede rin itong pi para lang exact. Okay? Pero pag nagawa mo, minultiply mo, kailan din. Basta tama yung solusyon. So, next. Summation of moment equal to zero. So, ito na yun. Ibig sabihin, natitira na lang is yung angle. Hindi, pwede na pala nating i-substitute to. T sub B, T sub S, dito. Okay? Ano ba?
D sub S. Okay, sige, substitute na natin kagad. So, T sub B is equal to 500 pi. T sub D is equal to 500 pi D sub B plus 750 pi D sub S. T sub S is equal to 144,000. So, may dalawa pa tayong unknown. So, natira na lang yung phi. Yung parating kinocompare. Si phi at saka yung si resisting capacity. TL over JG. TL over JG. So, pagkung anong unit sa kabila, dapat same. Tapos, kahit huwag nyo nang i-convert, magka-cancel out din. T sub bronze, T sub bronze times L, so may 6 feet divided by pi over 32. Sali ko pa kaya. Sige. Pi over 32 D, so ito yung wala. D sub bronze raised to the 4 lang. May kulang tayo dito na cube. D sub 4 times G ni bronze na 6 is equal to T sub steel times length na 4 feet. So, feet, cancel lang din. Pi over 32. Tapos, D sub steel raised to the 4th times 12 times 10 raised to 6. So, cancel yung pi over 32. Pi over 32, cancel yung 6. So, rewrite natin. TBR divided by DB to the 4th. TS, so 4 over 12, di 3. 3 DS to the 4th. So, substitute ulit natin tong dalawa dito. So, TBR is equal to TBR, sige, 500 pi DB divided by DB raised to 4 is equal to 750 pi DB is equal, divided by what DB? DS. DS equal to DS raised to 4. So, cancel yung isang D, di ba? Hindi. Nalimutan mo, may 3 pa. So, isa na lang matira. So, cube. So, may 3 pala dito. Hindi natin nalang ba. So, may isa na lang natira na... Okay, dito na lang. So, cancel na yung D, di ba? So, 500. Cancel na din yung pi. So, 500 divided by DB na lang. Po. May 3 pa pala dito. Ayun. Naiwan. So, parang pag-ibig. Naiwan ka lang. Yung 3. Ito yung 3. So, DB, DS, divided by 750. Okay. So, wala nang naiwan. Itong 3 times, ano, eh, dapat hindi ganyan, yung mas maganda yung tsura. So, D, ST, so, ilagay ko lang doon. So, 15,000, di ba? 1,500 lang. 1,500. DST is equal to 750 DB. So, DST, iyan ulit natin, equal to 0.5 DB. So, kung ano mga equation to. Ano mga equation yan? So, DST in terms of DB. Okay.
So, yung kanina dito, yung formula natin dito, ds db, tapos meron tayong, yun, 2 equation to unknown. So, substitute natin doon. So, yung formula doon kanina is 500 pi db r db cube plus 750 pi ds cube is equal to 144,000. Substitute 500 pi db cube plus 750 pi, yung ds is equal to 0.5 db cube equal to 144, yan. So isang term na lang yan. So calculate cube root, yan. So db is equal to 4.258, and then yung db, tapos ds kalahati ni db. Ito meron tayong 2.129 inch. So ayan yung corresponding diameter ng each section para magamit yung full capacity kung merong 12 kips na applied load. So ayan, sakto. Okay, may tanong pa? Nana, about sa quiz? May tanong kayo about sa quiz? Okay na guys.